kahinaan ng puso ninyo. Yung bang nakapagpapalambot sa inyo, gaano man ang pagmamatigas na ginagawa ninyo, yung bang nakapagpapabigay sa iyo, kahit anong tibay mo, yung nakapagpapagasta sa iyo, kahit anong tipid mo, yung nakapagpapakalmado sa iyo, nakapagpapangiti pa sa iyo, kahit anong galit mo, ano yun? Nahihiya, natatakot ka bang ipakita ito? Bakit naman? Kung dahil dito, ay pupwede kang matulad kay Kristo. Sa kultura rin nating mga Pilipino, para bang nakakahiya at nakakatakot na ipakita ang ating kahinaan sa takot na baka tayo'y abusuhin, lukohin, o kaya'y tuksuhin. Natatandaan ko dati sa seminary, may mga sa bayan tayo na natatakot ipakita ang tunay na sila. Kasi baka mapalabas sila. Alam nyo na, kaya kapag lumalakad yan, matikas. Kapag nagsasalita, matigas. Abay, bawal muna, hindi mo na pinapakita ang pilantik ng mga kamay at kampay ng mga bewang. Hindi mo na hangat maaari humahawak ng bulaklak kasi baka maamoy ang mabango nilang halimuya. Pero kapag naging pari na, hala, dyan na nagdadalaga. Pero don't get me wrong, dati pa man, ito na ang tanong ko, honestly, dati pa man kahit seminarista ako, ganito na ang tanong ko, dapat nga bang ipagbawal ang mga seminaristang malambot? Kung pwede naman silang i-form na maging mga matutuwid na baluktot. O, diba? Yung walang gagawing kabalasugan, matuwid na baluktot, yung magiging asset pa ng simbahan. Alam po ninyo, may mga kilala ko, pare, kahit obispo, may touch of green. Pero ang galing! Ang galing mag-sermon! Ang galing mag-organize ng mga tao! Ang galing magpatakbo ng simbahan! Ang galing magpaganda ng simbahan! Ang galing mag-ingat ng mga yaman ng simbahan! Minsan nga may nagsabi, kung wala yung mga malalambot na yan, eh baka naubos na mga yaman, yung mga antik, yung mga ivory ng simbahan. O, di ba? So, yung kahinaan pala, hindi and should not automatically be labeled at kapintasan sapagkat yan ay pupwedeng maging asset, maging kalakasan. Hindi ko alam kung nakikita ninyo, pero sana'y na-appreciate po ninyo kung paano ipinaparamdam ng Diyos ang kanyang lakas at hindi ito sa pamamagitan ng sa paraang kahilagilalas kundi sa mga pagkakataong kailangan niyang ipakita ang kanyang awa, ang kanyang pagmamahal ngayon sa mga bata. Sabi ni Mother Teresa, when you pray together as a family, then love automatically begins in your home. Mag-impok, mag-ipon din tayo ng pagmamahal sa pamilya. I guess, pwede nating sabihin na bawat isa sa atin ay mayroong kanya-kanyang tangke na dapat ay punuin ng pagmamahal. Sabihin natin, love tank ang tawag dyan. Dapat pinupuno yan kasi darating ang pagkakataon na kakailanganin mo yan. Lalo pat kapag mayroon ng mga problema sa pamilya, ang mapagdadaanan. Lahat naman ng pamilya dumadaan sa mga matitinding problema. But the way I see it, tulad ng banal na pamilya, wala tayong detalyadong account sa Biblia kung anong klaseng pamilya ito. Alam nating banal. I mean, kung papaano sila nagsamang talaga. Pero, sa tindi ng mga pinagdaanan nilang problema na lalampasan nila ng magkakasama, I'm sure, punong-puno at nag-uumapaw pa ang tangke ng pagmamahal ng banal na pamilya. Tangke ng pagmamahal na pinuno ng pagmamahal ng Diyos at ng pagmamahala nila sa isa't isa. Ang banal na pamilya ay laging sumusunod sa utos ng Diyos. Na kung tutusin, ay pwedeng hindi na. Eh si Kristo nga ang Diyos. Bakit sila kinakailangan sumunod sa utos ng Diyos? Pero ganon ang banal na pamilya. No wonder ang pagpapala ng Diyos ay talagang ramdam nila sa kanilang pamilya. Ano ang sabi ng Panginoon sa John 14:23? Whoever loves me and obeys my word, my Father will come to him. We'll love him and we will have our dwelling with him.
ibang magdala ng problema ang pamilyang sumusunod at dumudulog sa Diyos ng magkakasama. Hindi nila ito dadalhin ng mag-isa. Alam nila, ramdam nila na ang Diyos ay kanilang kasama. Mayroon silang paghuhugutan ng inspirasyon. At yun ay ang pagmamahal ng Panginoon na sama-sama na nilang naranasan sa matagal na panahon. Consequently, hindi lamang enough na, syempre, punuin natin ang ating love tank with God's love. Kailangan din ng suporta. We must also strive hard to fill up the love tanks of one another in the family. Kasi hindi naman po pwedeng dudulog at susunod tayo sa Diyos bilang isang pamilyang magkakasama, pero wala naman tayong pakialaman sa isa't isa. Tandaan natin, kung nasa saan ang pagmamahal, nadudulog ang Diyos. So if we love one another in the family, then we will automatically experience God's love together in our family. Kaya, parents, simulan ninyo. Fill up the love tanks of your children. Fill it up. In what way? Basic. Affirmation. Kapag may magandang nagagawa, batiin ninyo. O kahit walang magandang nagagawa, first day, magandang okasyon, batiin ninyo. Be proud of them. Hindi kasi po pwedeng e-entra ka sa buhay niya kung kailan mo lang itatama kasi may mali siya. Di ba merong mga magulang na gano'n? Mas marami yung pagtatamang sinasabi. Ito, mali mo eh. Mali ka dito, dapat ito gawin mo eh. Mas marami yung gano'n kaysa sa, anak, maganda yung ginagawa mo. Anak, okay ka ba? Anak, kamusta? Kasi kapag lagi na mali yung nakikita mo sa kanya, at e-enter ka lamang kapag may maling ginawa ang anak mo, ay, hindi ka makapag-expect ng isang positive reaction kapag wala kang naipondo sa kanya na affirmation. Hindi mangyayari yun. Iisipin niya galit ka lang. Iisipin niya nakikialam ka lang. Iisipin niya hindi ka talaga concerned para sa kanyang kabutihan, because for the longest time, hindi niya yun naramdaman. Hindi mo kasi pinaramda. Buti nga po nung bata yung mga anak ninyo eh. O diba, bagyang kibot, bagyang kembot, affirm kayo ng affirm. Ay! Ang ganda-ganda naman. Ang kit-kit naman. Napakagalantin nyo sa affirmation nung mga bata ito, ha? Eh bakit? Pag nagbibinata, nagdadalaga yung anak ninyo, hindi yung magawa na yan. Bakit? Bakit? Konting kibot, konting pagkakamali, sigaw ka na agad. Ba't ganun? So you think, kapag tumatanda ang tao, nawawala o nababawasan na ang need for affirmation ito? No! Di ba kahit kayo, na mga may edad na, ngayong Pasko, di mo lang ako naaalala ng anak ko. Di mo lang ako nag-greet ng apo ko. O, di ba? At tanda mo na, gusto mo pa rin yan. Hindi nawawala yan. Hindi mawawala yan. So, lalong-lalo na, ganun din sa mga kabataan. Mas kailangan nila yan. Ibigay mo. Mga nanay, mga tatay, katawan lang ang nagbago. Katawan lang ang lumaki sa anak mo. Pero yung puso nito, ganun pa rin. Yun pa rin yung puso na kinakailangan ng pondo ng pagmamahal mula sa iyo. Tama, maaaring hindi mo siya nakikitang umiiyak. Kaya tuloy-tuloy ang iyong galit at pagdadadak. Pero hindi ibig sabihin hindi mo siya nakikitang umiiyak, siya na matatag. Sila pa rin po yung baby ninyo dati na kinakailangan ng affirmation at pagpapakita ng pagmamahal constantly. Ganun pa rin 'yon. Mga anak naman tulad ko, please fill up the love tanks of your parents. Lalong-lalo na silang mga nagsasakripisyo. Sapagkat sa totoo lang, tayo ang pinakamakapagbibigay sa kanila ng lakas. Sapagkat tayo naman ang dahilan kung bakit kahit pagod na sila, kinakaya pa rin nila ang lahat. Sana, make them feel you are proud of them. You are happy with what they are doing, the sacrifice they are making. Sana nitong Pasko, nabati mo man lang, nahagkan mo man lang, nahalikan mo man lang. Minsan lang. May okasyon naman. O sana kahit paano naregaluhan mo. Buti pa yung ibang tao, nalaman pa nung nanay mo, nalaman pa nung tatay mo. Na nakita, may regalo ka sa kwarto, ibibigay mo pala sa nililigawan mo. Biruin mo, nililigawan mo pa lang yun. Hindi mo ba girlfriend? Niriregaluhan mo na? Nakalimutan mo, yung magulang mo? Baka pag nag-asawa ka, mas makalimutan mo ang mga ito. Ako, nagregalo ako ng aginaldo. Pera. Sa nanay at tatay ko,
sigurado ko, hindi naman nila gagamitin yung pambili ng material na bagay para sa kanila. Hindi ko nakikitang bumili yung nanay ko. Talaga, na totoo lang. E saan mapupunta yung pera? Pambibili lang din ng mga gamit sa bahay. Pambibili lang din ng mga pagkain yun. Para sa amin din yon. Pero sinisigurado ko, nang ibigay ko sa kanyang pera, hindi niya naisip yon. Hindi niya naisip na para bang sa inyo rin naman mapupunta ito? I'm sure ang naisip niya, naalala ko ng anak ko. At malaking bagay yon. Malaking bagay yun. Sa mga magulang, handaan nyo mga anak na tulad ko. Amen. Lagi nating sinasabi, God wants what is best for us. Tama yan. Pero huwag natin kakalimutan, God also wants the best from us. Hindi lamang yung gusto ng Diyos ang the best para sa atin, kundi yung ding gusto ng Diyos ang the best mula sa atin. Tingnan po ninyo, ang pinakauna sa mga kautusan. Anong sabi ng Panginoong Diyos? Ako lamang ang Diyos na dapat sampahin ng mga tao. Ako lang! Na para bang sinasabi ng Diyos, ayoko nang ako ang number one. Kasi kapag may number one, may number two, may number three, may number four, gusto ko, I am the only one. At sasabihin niya sa atin yung dahilan. Hindi lamang po binasa, pero kaakibat ng unang kautusan, yung long version, sasabihin doon ang dahilan. Sapagkat akong Diyos mo ay mapanibughuin. I am a jealous God. Father, nagseselos ang Diyos na parang tao, naiingit din pala ang Diyos. Hoy! Ang selos o panibugho ng Diyos ay kakaiba sa selos ng tao. Huwag natin interpret ito bilang negatibo. Ang selos ng tao ay parang ganito. Nalulungkot ka sapagkat may bagay siya na wala ka. Kaya gagawin mo ang lahat upang yon ay makuha. Hindi ganon ang panibugho ng Diyos. Hindi ganon ang selos ng Diyos para sa kanyang pagmamahal sa ating mga tao. Ang panibugho ng Diyos is something like uncomfortable siya. O sabihin na natin, natatakot siya na ang nasa kanya na, ikaw, ako, na ililigtas na niya, ay makuha pa ng iba, ng kalaban niya. Kaya gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya sa kanyang kapangyarihan upang tayo ay hindi maagaw mula sa kanya ng kalaban. Napakarami ko nang nakitang mga kaso ng may asawang ganyan. Mga asawa na niloko ng kanilang asawa, bagamat naging tunay na responsable at mapagmahal sila. Makikita mong umiiyak yung mga yan. Makikita mong nasasaktan ng mga yan. Pero hindi dahil naiinggit sila sa number 2 ng kanilang asawa, bagamat ito ay mas may pera kung minsan, mas bata, mas gwapo, mas maganda kaysa kanila. No! Ang dahilan ng pakikipaglaban nila, ang dahilan ng sakit na nadarama nila, ang dahilan ng pag-iyak nila ay hindi ang inggit sa kirita o sa number 2 ng kanilang asawa, kundi yung panibugho, yung selos, na hanggat maaari gagawin nila ang lahat upang hindi makuha nila ng iba ang kanilang asawa, upang manatiling buo ang kanilang pamilya. Meron nga ang kakilala, nung pabayaan ng kirida ang kanyang asawa sapagkat may sakit na at wala nang makuha. Siya ang kumuha sa kanyang asawa at nag-alaga.